kayo naghanap buhay? Sa Hong Kong. Kailan po kayo nagsimulang mangibang bansa? At ano po ang nagtulak sa inyo para mangibang bansa? Nag-start ako mangibang bansa is 1995. Then, kaya ako nag-ibang bansa para makatulong ako sa asawa ko para sa future ng mga anak ko. Ganun. Ilang taon po kayo doon? Since 1995, 27 years up to this present na 2022. Nagpaplano po ba kayo sa future na bumalik po doon? Hindi na kasi ano na kayo, senior na ako. Nang umalis po kayo, sino po yung naiwan sa mga anak niyo para gumabay sa kanila? Asawa ko, magulang ko. Mahirap po bang mamuhay na malayo po kayo sa anak niyo? Oo, sinabi mo pa. Mahirap talaga mamuhay ng malayo sa mga anak mo, sa pamilya mo. Kasi nga, titiisin mo lahat eh. Ayaw mo man silang iwanan, pero gusto mo makatulong sa asawa mo for the future ng mga anak mo. Kailangan mo titiisin yung lungkot, lahat-lahat. Maaari po ba kayong magbigay ng karanasan tungkol po dyan? Sa Hong Kong? Oh, nung first time ko doon siguro, nung first time ko 1995, mahirap para sa akin for the whole year. Nung 2 years na kontrata ko, every night umiiyak ko talaga. Tapos nagkaroon pa ako ng problema sa asawa ko noon. Pero may natin sabihin yun. Mahirap kasi first time kong nalayo sa pamilya ko, first time kong nalayo sa magulang ko, napunta ako ng ibang bansa na first time lang din. Talagang sobrang hirap. Although mabait ang mga napuntahan kong amo, kaya lang yung emotional ba yung isipin mo yung mga anak mo, iniwan mo doon. Hindi mo alam kung kumain ako. Ano, ikaw kumakain. Ako kumakain ako din ang kumpleto sa loob ng isang araw. Eh, hindi natin alam kung naiwanan ko ba ito makain o hindi. Pero, kaya marami. Maraming ano. Pero, ibang experience. Wala naman akong bad experience. Kasi lahat naman is mabuti. Maganda naman ang nakakita sa akin. Kung kayo po ang pupipiliin ulit, gusto niyo po bang sa loob na lang ng bansa maghanap buhay? Kung so, ang papipiliin ulit? Opo. Hindi. Mas gugustuhin ko rin pumunta doon. Kasi dito sa Hong Kong, naranasan ko magtrabaho dito sa Maynila, pero dalaga pa ako noon. Okay, maganda. Magandang may trabaho malapit ka sa pamilya mo. Kaya lang, hindi sapat kung kinikita mo dito para sa pamilya mo. Hindi mo matutustusan ang pamilya mo sa kita na kikitain mo dito sa Pilipinas. Kaya sa pag nasa ibang bansa ka, medyo mas malaki ang kita na matutulungan yung asawa mo talaga. May naging masamang karanasan po ba kayo sa mga naging amo nyo? Eh wala naman kasi isang amo lang ako for 27 years. Isang amo lang ako. Wala akong naging masamang karanasan sa kanila. Kung sakaling meron po, ano po yung gagawin niyo para makaano doon? Kung meron mang ganun mangyari, kasi nakaka-encounter ako ng ganyan mga kaibigan ko, nakakaroon sila ng problema sa mga amo nila. May malalapitan naman doon. Pwede kang pumunta sa Philippine Consulate para magsumbong. Merong mga asosasyon doon na tumutulong sa mga OFW na nagkakaroon ng problema sa mga amo nila. May matatakbuhan. At pwede kang dumiretso sa pulis para isumbong mo ang problema. Ang pangaharas. Ganun. Sa mga anak niyo po ba may nangarap po na mga ibang bansa? Meron. Yung isa, yung bunso, nakapag-abroad naman siya. Nakapunta siya ng Jeddah ata. Pero months lang din. Pero kung ako masusunod, ayoko mag-abroad ang mga anak ko. Bakit po? Ayoko kasi ako naranasan ko yung hirap, yung lungkot. Ayoko maranasan yun ng mga anak ko at ng pamilya. Okay, sige. Thank you.